What's up mga bay? Ituturo ko po sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking EJ nut o ang pagkoconnect natin sa fluorocarbon leader line sa swivel. Ito po yung swivel. Pero bago ang lahat, kung bago po kayo sa aking channel, huwag pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating video. Gumagamit po ako ng EJ nut kasi subok ko na po ito. At saka ito po ay ginagamit din ng mga kapwa ko angler. Ito rin po ang ginagamit ko sa mga malalaki at malalakas na isda na huli ko. At ito po ay matibay, hindi marupok, hindi po ako binibigo. Hindi katulad ng mga past relationship mo. Una ko pong ipapakita mga bay ay ang aktual na paggawa ko sa EJ nut at pagkatapos ay ang ating tutorial. Sa paggawa po ng EJ nut ay kailangan po natin gamitin ang ating ngipin at pati na rin po ang ating lakas kasi po bawat half hitch na gagawin natin kailangan po nating bigyan ng tension para siguraduhing matibay ang kalalabasan ng gawa natin kasing tibay ng pagmamahal mo sa ex mo pero iniwan ka pa rin. Para po sa akin, madali lang po itong gawin, ang EJ nut. Kailangan lang po ng konting practice para lagi kayong handa at pag nasa gitna na kayo ng dagat o sa jigging at sumabit yung jig mo sa bato, ang gawin mo ay gumawa ka na lang ulit at mag-move on. Ganun po talaga, minsan may mawawala dahil sumabit sa bato. At saka hindi lang po yung bato yung dapat natin aalahanin. Pati na rin yung mga isdang may matatalas ng ngipin katulad ng rumpi at saka yung desired fish at saka yung tinatawag namin dito sa Cebu na batog at saka or panghalwan. So, marami na akong jig na nawawala dahil sa kanila. So mas mabuti na po yung alam natin yung gagawin natin. Kung kayo po ay bago pa lang sa pag-fishing o sa pag-jigging, mag-practice na po kayo nitong EJ nut at mag-practice na rin po kayong mag-move on. Kasi normal lang po talaga yung mawala ng jig. Pinagdaanan ko rin po yan. Masakit po talaga mawala ng jig. Ang mahal kaya ng jig. So good luck po sa ating lahat. So, una-una po natin gagawin ay ipapasok na natin yung leader line natin ng dalawang beses. Sa dalawa. So, dapat po, ganyan po siya, side by side po siya, pati sa likod, side by side. Yan. Kasi po, pag nag-overlap po siya, or nag-crossover, ma-slice niya yung nasa ibaba na line. So, mapuputol talaga yun. So, dapat iwasan natin yun. So, dapat po, side by side po siya. Yan, ganyan po, pati sa likod, side by side. Pagkatapos po, gagawa po tayo ng alternate half hitch. So, limang set po yun, over at saka under. Bali, sampu lahat na alternate half hitch. So, yung first na, ang importante na po nating tandaan is yung first na half hitch ay behind po. Ganyan po siya. Nasa behind po yung una nating gagawin na half hitch. Kasi, pag nasa front po siya, magkocross po kasi sila. So, dapat behind po siya. And behind. Tapos, behind po. Yun po yung first natin na half hitch. So, mapapansin nyo po, yung dulo ng
dulo ng ating lubid ay papunta po sa direksyon natin. So yun lang po yung tandaan nyo. Lahat ng over at saka under na 10 times na half hitch ay ang dulo po ay papunta po sa atin. So first natin is, di ba, half hitch is under. Ngayon is yung pangalawa naman ay over. Hanggang pang 10 is pa direction pa rin natin yung panghuli, yung lubid natin, yung lubid. So dalawa, under, pangatlo, pangatlo, over, pang-apat, over, pang-apat, yan, pang-apat, pang-lima. Nasa isay niyo po yun kung ilang set po yung gusto ninyo. Pero sa akin, kalimitan is lima lang. Limang set. O bali, sampo yung lahat na half hitch. Lima. Lagyan po natin ng pressure para ano, matibay talaga siya. Lima. Over, anim, pang-anim. Lagi nyo lang pong tandaan na kung saan yung huling direksyon ng lubid ninyo, yun pa rin sa dulo. 6, 7, 8, walo, siyam, at saka sampu. Yan. Sampu. So yan po ang AJ nat. Ang iba po ay hanggang dyan lang kinakat nila. Ang leader line nila, kinakat na nila. Tapos, sinusunog nila yung dulo para hindi madulas. Pero, sa akin po, is may panghuli pa po akong nut na ginagawa para para matibay po. Para pong ano, finishing lock po niya. Kasi po, pag ito lang yung ginagawa ko, tapos yung dulo na yung kinakat ko dito, tapos sinunog ko, may tendency po kasi yung dulo nito po ay tatama po sa ring guide, yung tip ng ring guide natin, so masisira po yung ring guide natin. So ginagawa ko po ay may finishing lock po ako na tinatawag na Wizuto finish lock. Ganito lang po siya. Limang ganyan. Pero tatlo lang po yung gagawin natin dito kasi maliit na po yung ating line. So, tatlo. Yan. So, parang ganun. Yan. So, ang kagandahan po ng finishing lock na to is yung dulo natin is nasa gitna. So pag nasa gitna po siya, so pag may strike po tayo, lalo lang po niyang hinihigpitan yung ginagawa nating nut. Kasi po nasa dulo po siya. Yung pressure ay mapupunta po doon. Hindi po siya basta-basta na matatanggal. Pagkatapos, putulin na natin 'to. Tapos sunugin natin. Dati po ay naglalagay pa ako ng pandikit sa dulo ng ganito.
Pero ngayon po hindi ko na po ginagamit 'yon kasi may purpose po kasi yung chain nut. So pag may strike po kasi, nag-stress po siya. So kaya matibay po siya. Tapos shock absorbing nut po siya. So pag nilagyan mo ng ganito, titigas po siya. Hindi na po siya mag ano, may tendency po na mag-break, mag-break po siya. Sana po ay nagustuhan niyo yung tutorial natin. Huwag po kalimutang mag-subscribe, i-share po yung video natin. Mabuhay po kayo, ingat po palagi kasi wala pa po tayong vaccine sa ating COVID-19. So, mag-ingat po tayo. Saka maraming salamat po.